Tayo pong lahat ay manalangin. Mahabagin naming Amang Diyos na sa amin ay nagmamahal, nahabag ka po sa amin, O Diyos, at pinasan ni Jesus ang sumpa at kahatulan na nararapat naming tanggapin, at winasak niya ang kapangyarihan ng kamatayan sa pamamagitan ng kanyang muling pagkabuhay, at binigyan kami ng buhay na walang hanggan at pag-asa na makapasok sa iyo pong kaharian. Kaya nagpapasalamat po kami para sa lahat ng mga biyaya na ito. Kami na mga naligtas sa pamamagitan ng mahalagang dugo ni Jesus, ang Panginoon nawa ang manguna sa amin sa pag-aaral namin sa salita ng Diyos at sa pagtitipon sa amin upang magkaroon ng banal na fellowship sa iyong harapan, Panginoon. Sa oras na ito, naniniwala kami na nasa gitna ka namin, Panginoon. Meron pong mga brothers and sisters ang nakikinig sa salita ng Diyos sa bawat bahay sa iba't ibang lugar dahil sa coronavirus. Pakiusap, samahan mo po sila at punuin mo po sila ng masaganang biyaya sa pamamagitan ng salita ng Diyos at ng kapangyarihan ng Espiritu Santo at hawakan mo po sila. Sa gayon ay walang sino man ang matisod sa kanilang mga kahinaan. Marami pa rin mga kaawa-awang mga tao ang hindi nakakaalam ng iyong pag-ibig, O Diyos. Pakiusap, ipahintulot mo po sa amin ang higit na karunungan, katapangan at kapangyarihan. Sa gayon ay maipangaral namin ang buhay na walang hanggan at pag-asa sa kanila na amin din pong tinanggap. Sa mga churches sa aming bansa at sa marami pang mga churches sa mundo na nag-iingat ng kanilang pananampalataya at nangangaral ng ebanghelyo kahit na sa mahirap na sitwasyon, pakiusap, samahan mo po sila at hawakan sila sa pamamagitan ng biyaya at ng iyong pong salita at ng iyong makapangyarihang mga kamay. Sa gayon ay hindi po sila matisod sa anumang kahirapan at upang maisakatuparan nila ang iyong dakilang gawain sa pamamagitan ng matapang na pangangaral ng ebanghelyo. Pakiusap, pagalingin mo rin po ang mga may sakit, sa gayon ay magkaroon sila ng pagkakataon na mabuhay para sa ebanghelyo at sa iyong kaluwalhatian sa kanilang natitirang buhay. Pakiusap, ipahintulot mo po nawa ang nararapat na biyaya sa mga mahihina at sa mga tinutukso. Panginoon, Ikaw na nagbibigay sa amin ang kinakailangan naming salita ayon sa panahon, maunawaan nawa namin ang dakilang biyaya ng Diyos. At ituro mo po sa amin kung ano ang dapat naming gawin. Tulungan mo po kami na maunawaan ang salita ng Diyos na nais mong ihayag at ang iyong banal na kalooban sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Idinadalangin namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Buksan po natin sa ating Biblia sa Mateo chapter 28. Mateo chapter 28. Mateo chapter 28. Mateo chapter 28. Mateo chapter 28 verse 1. Hanggang verse 15, basahin po natin. Mateo chapter 28, verse 1 hanggang 15. Pagkatapos ng Sabat, sa pagbubukang liwayway ng unang araw ng Sanlinggo, si Maria Magdalena at ang isa pang Maria ay pumaroon upang tingnan ang libingan. At biglang nagkaroon ng malakas na lindol, sapagkat bumaba mula sa langit ang isang anghel ng Panginoon na naparoon at iginulong ang bato at umupo sa ibabaw nito. Ang kanyang anyo ay tulad sa kidlat at ang kanyang pananamit ay maputing parang busila at sa takot sa kanya nanginig ang mga bantay at naging tulad sa mga patay. Ngunit sumagot ang anghel at sinabi sa mga babae, "Huwag kayong matakot
sapagkat nalalaman kong hinahanap ninyo si Jesus na ipinako sa krus. Wala siya rito sapagkat siya'y binuhay tulad ng sinabi niya. Halikayo, tingnan ninyo ang dakong hinigaan niya. Pagkatapos ay magmadali kayong umalis at sabihin ninyo sa kanyang mga alagad na siya'y binuhay mula sa mga patay. Siya'y mauuna sa inyo sa Galilea. Makikita ninyo siya roon. Ito ang sinabi ko na sa inyo. Sila ngay dali-daling umalis sa libingan na may takot at malaking kagalakan. At tumakbo sila upang magbalita sa kanyang mga alagad. At do'y sinalubong sila ni Jesus na nagsasabi, "Kapayapaan ay sumainyo." At paglapit nila sa kanya ay niyakap ang kanyang mga paa at siya'y sinamba. Pagkatapos ay sinabi ni Jesus sa kanila, "Huwag kayong matakot. Humayo kayo at sabihin ninyo sa aking mga kapatid na pumunta sila sa Galilea at doon ay makikita nila ako." Habang patungo sila roon, ang ilan sa mga bantay ay pumunta sa lungsod at ibinalita sa mga punong pari ang lahat ng mga bagay na nangyari. Pagkatapos, makipagpulong sa matatanda, nagpanukala sila na magbigay ng sapat na salapi sa mga kawal na sinasabi, "Sabihin ninyo, ang kanyang mga alagad ay dumating ng gabi at siya'y kanilang ninakaw samantalang kami natutulog. Kung mabalitaan ito ng gubernador, hihikayatin namin siya at ilalayo namin kayo sa gulo." At ginawa nga ng mga tumanggap ng salapi ang ayon sa itinuro sa kanila. Ang salitang ito ay kumalat sa mga Hudyo hanggang sa araw na ito. Hanggang dito po. Ngayon po ay Easter Sunday kung tawagin, kaya gaya ng inawit na papuri ng atin pong choir, ay ito'y patungkol sa muling pagkabuhay. Hindi po natin maaaring malaman kung kailan ang araw ng kapanganakan ni Jesus dahil hindi naman po ito nakasulat sa Biblia. Siyempre, hindi po December 25 ang araw ng kapanganakan ni Jesus. Subalit, maaari naman po nating malaman ang araw ng muling pagkabuhay ni Jesus ng eksakto. Dahil si Jesus ay namatay sa krus, ito po'y sa araw ng Paskwa. Sa unang buwan, ikalabing apat na araw ng unang buwan, ito ay sa kalendaryong ginagamit po ng Israel. At siya ay muling nabuhay pagkalipas ng ikat ng tatlong araw. Ang araw ay nagbabago kada taon dahil ang lunar year at ang solar year ay ito po'y magkakaiba. Taon-taon po yan. Kaya yung mga taon, ay yung mga araw sa loob ng isang taon, ito po ay nagbabago. Yung ikalabing apat na araw ng unang buwan, ay ito po'y ayon sa kalendaryo ng Israel. Si Jesus ay namatay sa krus gaya ng kordero ng Paskwa at pagkalipas ng tatlong araw ay muli siyang nabuhay. Ito ay mula sa katapusan ng Marso hanggang sa paumpisa o yung panimula ng buwan ng Abril. Ito naman po'y ayon sa ating kalendaryo sa solar calendar. Ito po ang tagsibol kung saan ang lahat ng bagay ay muling nabubuhay. Gaya ng puno na mukhang patay na, ito ay muling sumisibol. At ang lunti ang damo ay sumisibol mula sa lupa at ito ay namumulaklak. Kaya sa English, ang tawag natin dito ay spring, sa Tagalog, tagsibol. Ang kahulugan ng tagsibol ay paglabas. Si Jesus ay muling nabuhay sa tagsibol kung saan nangyayari ang muling pagkabuhay. Kaya syempre, si Jesus ay hindi muling nabuhay upang ingatan natin o ipagdiwang yung araw ng Easter. Ang kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus ang pinakamahalagang katotohanan sa Biblia at ito ang nilalaman ng Ebanghelyo na atin pong sinasampalatayanan. Kaya nga, kailangan nating malaman kung ano ang kaugnayan sa pagitan ng muling pagkabuhay ni Jesus at natin
dito po sa araw ng tinatawag na Easter Sunday. Kaya po ang pamagat ng sermon ngayon ay ang muling pagkabuhay ni Jesus ay ating buhay at pag-asa. Kung wala ang muling pagkabuhay ni Jesus, ay hindi tayo magkakaroon ng buhay at ng walang hanggang pag-asa at ng kahit na anong bagay pa. Kaya nais ko pong pag-isipan natin ang pinakamahalagang salita sa lahat. Ito po yung tungkol sa muling pagkabuhay ni Jesus sa Biblia. Matibay na inilalarawan ng ating binasa sa Mateo chapter 28 kung ano ang nangyari nang si Jesus ay muling nabuhay. Ang umaga ng muling pagkabuhay. Umaga po nang magsimula ang buhay. Sa Genesis chapter 3, ang relasyon sa pagitan ng Diyos at ni Adan ay naputol pagkatapos niyang magkasala at mapalayas mula sa Eden at mahabang gabi ang lumipas. At sa loob ng 4,000 taon matapos maideklara yung pagpapagal, yung pasakit at yung kamatayan, nilutas ni Jesus ang problema sa kamatayan at pinasan niya ang kabayaran ng kasalanan sa halip na po tayo. Dahil ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan at winasak niya ang kapangyarihan ng kamatayan sa pamamagitan ng kanyang muling pagkabuhay. Kaya naibigay sa atin ang buhay. Kaya ang panibagong umaga ay nabuksan pagkatapos ng mahabang gabi ng kamatayan. At ito po ay kamangha-mangha. Gaya ng halaman na mukhang patay na tuwing taglamig, ito'y umuusbong, namumulaklak at namumunga. Gaya nito, binuhay ng Diyos ang mga kaluluwa na patay nang dahil sa kasalanan at kasamaan. At ang Diyos ay nabuhay at kumilos sa atin at tayo ang naging walang hanggang bunga na makakapasok sa walang hanggang kaharian ng Diyos. Ang lahat ng ito ay naisakatuparan sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesus. Si Jesus ay muling nabuhay matapos ang kanyang kamatayan. Gaya po dito sa Mateo chapter 28. Bagaman maraming beses nang sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad noong buhay pa siya na ako ay mamamatay sa krus upang tubusin ang kasalanan at muling mabubuhay pagkalipas ng 3 araw. Kahit maraming beses niyang sinabi ito sa kanyang mga alagad, subalit hindi ito naunawaan ng mga alagad. Kaya ang mga alagad na hindi nakaunawa, sila rin po ay hindi sumampalataya dito sa sinabi ni Jesus. Dahil gaya ng iniisip ng mga Hudyo, inaasahan nila ang Mesiyas na maaaring tumalo o dumaig sa Roma at magtatatag ng kaharian ni Kristo na gaya ng kaharian ni David na tumalo sa ibang mga bansa at inalis mula sa pagkasakop mula sa ibang bansa yung kanilang kaharian na tinapakan ng malalakas na bansa sa loob ng 600 years. Ito po yung nagsimula ng sakupin ng Israel ng Babylonia hanggang sa panahon ng pagkasakop sa kanila ng Roma. Subalit ang unang plano ng Diyos ay ang pagtatagumpay sa kasalanan, sa kapangyarihan ng kamatayan at sa kapangyarihan ni Satanas at tubusin ang mga tao mula sa mga kasalanan magpakailanman sa pamamagitan ng kamatayan ni Jesus doon sa krus. Kaya ang buhay na walang hanggan ay ibinigay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay. At ang Ebanghelyo ay may papangaral mula sa Jerusalem hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng lupa. At ang mga tao na pupunta sa langit ay kapag handa na at ang Israel ay maibabalik sa katapusan at si Jesus ay muling darating bilang hari ng mga hari at may sasakatuparan niya ang kaharian ni Kristo sa lupa. Plinano at pinangako na po ito ng Diyos. Kaya ayon sa salita ng Diyos, si Jesus ay pumarito sa mundo at nagtagumpay laban sa kapangyarihan ng kasalanan at ng kamatayan at ni Satanas. Ito'y upang gawin tayong mga tao ng Diyos na makakapasok sa walang hanggang langit. Ito ang layunin ng unang pagdating ni Jesus. Subalit, hindi ito nalaman ng mga Israelita. Kaya maging ang mga alagad ni Jesus na kahit na sumunod sila kay Jesus sa loob ng 3 at kalahating taon, hindi ba kakaiba ito
Kung ang puso ay wala sa salita ng Diyos, kahit na makinig tayo sa mabubuting salita, maaaring hindi natin maunawaan ang kahulugan nito. Ang mga alagad ni Jesus ay sila po ay tumakas nang si Jesus ay dinakip at pinatay. Kahit na sila ay sumunod kay Jesus, sila po ay tumakas. Subalit ang babae na sumunod kay Jesus ay sila po yung nakasaksi sa kamatayan ni Jesus doon po sa krus. At ganun din nakita nila ang lugar kung saan inilibing si Jesus. At pumunta sila sa libingan ni Jesus ng magbubukang liwayway pagkatapos ng araw ng Sabat. Hindi sila pumunta sa libingan upang makita si Jesus na muling binuhay, kundi upang buhusan ang katawan ni Jesus ng pabango. Nag-aalala sila at sinabi, ang libingan ni Jesus ay sinarhan sa pamamagitan ng malaking bato. Sino kaya ang magpapagulong ng bato para sa atin? Ganito po yung kanilang nasa isip. Gayunpaman, sila, yung mga babae po na ito, ay pumunta sa libingan na may pag-aalala ng madaling araw. Sila'y nagpunta sa libingan at nakita nila na yung libingan ay nakabukas na. Nakita po nila na yung libingan ay bukas na, yung bato ay naigulong na. Habang tinitingnan nila ang libingan, isang anghel ang nagpakita at sinabi, ngunit sumagot ang anghel at sinabi sa mga babae, huwag kayong matakot sapagkat nalalaman kong hinahanap ninyo si Jesus na ipinako sa krus. Wala siya rito sapagkat siya'y binuhay tulad ng sinabi niya, hali kayo, tingnan ninyo ang dakong hinigaan niya. Pagkatapos ay magmadali kayong umalis at sabihin ninyo sa kanyang mga alagad. Kaya sila'y tumakbo na may takot at kagalakan upang sabihin ang mabuting balita sa mga alagad. Ngunit biglang nagpakita sa kanila si Jesus na nagsasabi, kapayapaan ay sumain niyo. Si Jesus ay nagpakita ng maraming beses sa kanila. Si Jesus ay unang nagpakita dito muna kay Maria Magdalena pagkatapos sa iba pang mga kababaihan. Ang unang tao na nakakita kay Jesus na muling binuhay ay ang babae na sumunod kay Jesus kasama ang kanyang mga alagad na naglilingkod at sumasamba at pumunta sa libingan upang magbuhos ng pabango sa katawan ni Jesus. Kaya ang mga sisters ay nakita si Jesus na muling binuhay. Yung mga sisters po ang unang nakakita. Ipinakita ni Jesus ang katunayan na siya ay muling binuhay mula sa mga patay at ang babae ay hinawakan ang paa ni Jesus at sumamba. Pagkatapos ay, sabi ni Jesus, pagkatapos ay magmadali kayong umalis at sabihin ninyo sa kanyang mga alagad na siya ay binuhay mula sa mga patay, sabi po ng anghel. Siya ay mauuna sa inyo sa Galilea. Makikita ninyo siya roon. Ito ang nasabi ko na sa inyo. At pagkatapos ay nagsalita si Jesus sa mga alagad. Ang mga detalye ay nakasulat po sa aklat ng Marcos at ng Lucas. Kaya narinig ni Pedro at ni Juan yung sinabi ng babae at sila ay tumakbo doon sa libingan at nalaman nila na ang katawan ni Jesus ay wala na roon. Doon sa libingan ay wala ng anuman maliban sa telang lino na nakalagay sa tabi. Nalaman nila na ang katawan ni Jesus ay nawala. Subalit hindi nila nalalaman na si Jesus ay muling binuhay mula sa mga patay. Hindi po nila ito sinasampalatayanan. Pagkatapos po niyon, si Jesus ay nagpakita sa kanila ng maraming ulit. Ang mga bantay, binantayan nila ang libingan ni Jesus. Sa loob ng 3 araw ay binantayan nila ang libingan ni Jesus. Ito ay ayon sa pahintulot ng gobernador na si Pilato. Dahil sa hiling ng mga pari at mga fariseyo na sinabi daw ni Jesus noong siya ay nabubuhay pa, na siya ay mamamatay at muling mabubuhay pagkatapos ng 3 araw. Kaya ang mga alagad ni Jesus ay kukunin ang katawan ni Jesus at ikakalat ang kasinungalingan. Kung gayon ay mas marami ang kanilang maililigaw. Kaya sabi ni Pilato, bantayan ninyo ang libingan ni Jesus sa loob ng 3 araw. Kaya ganun po yung nangyari. Sabi ni Pilato, meron kayong bantay, humayo kayo, bantayan ninyo sa paraang alam ninyo. Kaya ang mga Hudyo ay gumawa ng libingan sa burol,
Humuhukay po sila ng kuweba sa mga bato at inilalagay nila yung kanilang mga patay sa loob nito. Nilalagay nila yung patay na katawan ng kanilang mga ninuno ng magkakasunod po, magkakasama. Pagkatapos, yung libingan na ito ay sinasarahan nila ito sa pamamagitan ng isang malaking bato. Sa ganitong paraan, inililibing ng mga Hudyo yung kanilang mga patay. Magkakatabi sila doon sa loob. Pagkatapos, ito ay sinasarhan ng malaking bato. Ang libingan ni Jesus ay naihanda na ng una pa ni Jose na taga Arimatea. Siya isang mayamang lalaki. Kaya maaaring kinuha niya ang libingan para sa kanyang sarili. Nang oras na iyon, ang mayamang ito ay ayaw ring ilibing kasama ang ibang mga patay. Kaya naghanda siya ng isang bahay bilang kanyang libingan para doon siya mag-isang mahihimlay. At nang, alam nyo, nung pumunta po ako sa USA, sa Amerika, doon sa sementeryo na may pangalang Greenwood, mayroong maraming mga libingan doon sa lunti ang pastulan, tapos may bato na nakasulat yung pangalan at petsa ng kamatayan ng namatay. Subalit, ang mayaman ay gumagawa ng malaking bahay. Tila isang bahay ito sa loob ng sementeryo kung saan ang isang tao po ay nakatira. Tapos napapalamutian po ito ng magagandang bato. Sa iba ay mayroong pang sasakyan na gawa sa bato. Kapareho ng sasakyan na kanyang minamaneho nung siya ay buhay pa. At meron ding mga eskultura sa loob. Ganito ang tanawin doon sa sementeryo. At meron doon espesyal na libingan na hindi pa napaglilibingan. Wala pang laman. Subalit mas maganda pa sa bahay kung saan may mga tao, may buhay na tao na nakatira. Kaya may ibang nagsabi na ito ay para sa isang Koreano daw. Ito ay talagang kakatuwa. Naghahanda siya para sa kanyang mamamatay na katawan. Subalit hindi para sa kanyang kaluluwa. Anyway, si Jose na taga Arimatea ay inilagay niya yung katawan ni Jesus doon sa libingan na binili niya para sa kanyang sarili. At pagkatapos ay binantayan ng mga bantay ang libingan at nilagyan nila ng selyo ng gobernador. Sinelyuhan po ito. Halimbawa, ang isang bahay o bagay ay maaaring selyuhan ng gobernador kung ang buwis o ang utang ay hindi pa nababayaran. At walang sino mang maaaring magtanggal ng selyo at kunin ito. Sapagat ang selyo ng gobernador ay naroroon. Kaya gaya po nito, sa loob ng 3 araw may selyo po ito at binantayan pa ng mga bantay yung libingan ni Jesus. Maging sa araw, maging sa gabi. Subalit, ang mga anghel ay bumaba at iginulong ang bato at sila'y umupo sa bato. At ang mga bantay ay nawala sa kanilang sarili sapagat ang anyo ng anghel ay nakakatakot. Sila ay naging tulad sa mga patay. Sila ay takot na takot at nagtungo sila sa pinakapunong pari at nagulat. Kaya pag-isipan po natin ito. Sa 1 Corinto chapter 2 verse 8, sapagkat kung naunawaan nila, ay hindi sana nila ipinako sa krus ang Panginoon ng kaluwalhatian. Hindi nila alam na si Jesus ay ang Kristo, ang Panginoon, ang Panginoon ng kaluwalhatian, ang Mesiyas. Hindi nila nalaman na si Jesus ito. Kung alam lang sana nila na si Jesus ang Mesiyas na kanilang pinakahihintay, hindi sana nila ipinako sa krus si Jesus. Pero hindi nila alam, kaya pinatay nila si Jesus dahil sa kawalan ng kaalaman. Kung hindi gayon, maaaring naunawaan sana nila na si Jesus ang tunay na Mesiyas, na siya ang Kristo. Ah, siya nga ba ang Mesiyas? Siya ba talaga ay muling nabuhay? Anong dapat nating gawin? Tayo ay nasa ilalim pala ng isang malaking problema. Dapat ganito, dapat silang magsisi sa kanilang mga kasalanan at tanggapin si Jesus bilang Mesiyas. Subalit ang kanilang puso ay naging mas matigas pa. Sila ay nagulat at nagbigay ng maraming pera sa mga bantay at sinabi nila,
huwag ninyong sabihin ang tungkol dito. Dapat naming sabihin na ang mga alagad ay kinuha ang kanyang katawan habang kayo ay natutulog. Kaya huwag kayong matakot dito. Kung may mangyaring kaguluhan tungkol dito, ipagtatanggol namin kayo sa gobernador. Ang lahat ay magiging maayos. Kami ang bahala. Kaya ang mga bantay ay tumanggap ng pera nang hindi man lang nag-iisip. Pagkatapos na nahimik sila. At yung mga Hudyo naman ay ikinalat nila yung kasinungalingang iyon. At hanggang ngayon ay nagpapatuloy ito. Hanggang ngayon, maraming mga Hudyo ang hindi sumasampalataya kay Jesus. Ang relihiyon ng mga Hudyo ay sumasampalataya sa Diyos, subalit hindi kay Jesucristo. Sumasampalataya sila sa lumang tipan, subalit hindi sa bagong tipan. Sinasabi nila na si Jesus ay hindi ang Mesiyas at ang mga taong sumasampalataya kay Jesus, sila daw ay mga huwad, mga peke. Kaya para sa kanila, ang bagong tipan ay isang aklat ng heresy, maling aral, maling turo. Ganito ang turing nila. Kaya ang mga relihiyosong Hudyo na pumatay kay Jesus, sila inusig, sila po'y pinalayas po nila yung mga alagad. Alam niyo, pumunta ako sa Israel at nanguna sa isang Bible seminar kasama ang 20 pastor na Hudyo. 20 mga asawa ng pastor ay naroroon din na may kabuuang, meron ding kabuuang 40 katao doon sa Kibbutz Hotel sa dalampasigan ng dagat ng Galilea sa loob ng ilang araw. Kaya ang mga relihiyosong Hudyo na pumatay kay Jesus, umusig at nagpalaya sa mga alagad, pumunta ako sa ilang mga churches kung saan sila nangangaral at narinig ko kung ano yung napakinggan ko kapag ako ay nangangaral. Ang mga Hudyo ay talagang galit sa mga taong sumasampalataya kay Jesus. Sinusubukan din po palang patayin doon yung mga sumasampalataya kay Jesus, maging hanggang ngayon. Dahil dito, inisip ng mga Hudyo na si Jesus na namatay doon sa krus ay hindi muling nabuhay, kundi kinuha ng mga alagad ang katawan ni Jesus. At sinasabi ng mga Hudyo na ang mga Kristiyano ay nagkakalat ng kasinungalingan na sinasabi na si Jesus na namatay ay muling nabuhay. Ito daw ay kasinungalingan. Pero sino po ba ang sinungaling? Sa Juan chapter 8, verse 44, sinabi ni Jesus sa mga relihiyosong Hudyo, kayo'y mula sa inyong amang Diablo. Siya ay isang mamamatay tao, buhat pa sa pasimula. Tinukso sila ni Satanas na kainin ang bunga ng pagkakilala ng mabuti at masama. Pagkatapos, pinatay ni Satanas si Adan at Eva at naging dahilan upang mawala ang buhay ng Diyos. Si Satanas ay kumilos sa anak ni Adan na si Cain at hinampas ng bato si Abel hanggang sa mamatay. Si Satanas ay pumasok sa kasaysayan ng Israel sa mga bulaang propeta. Pinatay at inusig ang maraming propeta ng Diyos. Ang Diablo ay kumilos sa mga relihiyosong Hudyo at kalaunan ay pinako at pinatay ng Diablo ang Mesiyas. Matapos ito, ikinalat niya ang kasinungalingan na ang mga alagad ay kinuha ang katawan ng muling binuhay na si Jesus. Inusig niya at pinatay ang mga alagad na nangangaral ng katotohanan. Alam ba ninyo kung ilang tunay na Kristiyano ang pinatay ng mga peking Kristiyano sa loob ng 2,000 taon ng kasaysayan ng Kristyanismo? Ang Diablo ay kumilos sa kanila pong lahat. Siya ay isang mamamatay tao buhat pa sa simula at hindi naninindigan sa katotohanan sapagkat walang katotohanan sa kanya. Kapag siya ay nagsasalita ng kasinungalingan, siya ay nagsasalita ayon sa kanyang sariling likas. Kapag siya ay nagsasalita ng kasinungalingan, siya ay nagsasalita ayon sa kanyang sariling likas. Ibig sabihin, siya ay nagsasalita ng kasinungalingan na para bang ito ay totoo. Kaya mga tao sa mundong ito, ay nakikinig sa mga kasinungalingan na para bang ito'y totoo at itinuturing nila ang katotohanan bilang kasinungalingan. Ito ay dahil ang mga tao'y ganap na nadaya ni Satanas. Kaya kapag siya'y nagsasalita ng kasinungalingan, siya'y nagsasalita ayon sa kanyang sariling likas sapagkat siya'y isang sinungaling at ama ng kasinungalingan. Lahat ng kasinungalingan ito ay nagmula kay Satanas. Ito ay ang Diablo. Ang Diablo na kumikilos sa mga relihiyosong Hudyo magpasa hanggang ngayon. Na kumikilos sa mga peking Kristiyano at sa lahat ng puso ng tao sa buong mundo.
Ang mundong ito ay puno ng kasinungalingan. Ito ay isang mundo kung saan ang katotohanan ay inuusig at tinatapak-tapakan. Kaya nga, ang mga Hudyo ay patuloy pa rin naniniwala sa kasinungalingan sa Mateo chapter 28. Hindi lang sa panahon kung kailan na isulat itong ebanghelyo ni Mateo, kundi maging hanggang ngayon. Ang kasinungalingan ay pinapangaral din ng mas mabuti pa, mas mabilis kaysa sa katotohanan. Gayunpaman, ang muling pagkabuhay ni Jesus ay hindi po aksidente at biglaan at nagkataon lang, kundi plinano ito ng Diyos mula pa sa pasimula at naitala ng detalyado sa lumang tipan ang tungkol sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni Jesus. Sa Juan chapter 5 verse 39, ang Bibliyang ito ang nagpapatotoo tungkol sa akin. Sabi ni Jesus, ito po'y tumutukoy sa lumang tipan. Sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan sapagkat iniisip ninyo na sa mga iyon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan at iyon ang nagpapatotoo tungkol sa akin. Subalit ang Bibliyang ito, ang lumang tipan na ito ay nagpapatotoo tungkol sa akin, sabi ni Jesus. Ang kapanganakan, buhay, kamatayan, muling pagkabuhay, pag-akyat sa langit at ikalawang pagdating ni Jesus. Ito ang pinaka-sentro, puso ng Biblia. Kasama dito ang kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus. Gaya sa Genesis chapter 3, nang si Adan at Eva ay nagkasala, sinuway nila ang salita ng Diyos at kinain ang bunga ng pagkakilala ng mabuti at masama. Kinain nila ito sa halip na yung bunga ng punong kahoy ng buhay. Nang sinabi ni Jesus, ano itong iyong ginawa? Sinabi ni Eva, dinaya ako ng ahas at ako'y kumain. Anong ibig sabihin ito? Kinain mo ba ito dahil inakit ka ng ahas? Sabi po sa kanya ng Diyos, oo, sabi niya. Kaya sabi ng Diyos, kung gayon, maglalagay ako sa iyo, sa ahas, at sa babae, ng pagkapuot sa isa't isa, at sa iyong binhi, at sa kanyang binhi. Ito ang dudurog ng iyong ulo at ikaw ang dudurog ng kanyang sakong. Ano pong ibig sabihin ito? Na lahat ng tao na pinanganak kay Adan ay mga inapo ng ahas. Ibig sabihin na si Satanas ay kumikilos. Kabilang sa kanila, ang kasaysayan kung saan mas maliwanag na makikita ang pagkilos ni Satanas, ito po isang mga relihiyosong Hudyo. Kaya sa Mateo chapter 3, nang makita ni Juan na tagapagbautismo ang mga Hudyong Fariseo at mga Eskriba, ay sinabi niya, kayong lahi ng mga ulupong. Sa Mateo chapter 23, sinabi rin ni Jesus ang parehong bagay. Sabi ni Jesus sa kanila, punuin nga ninyo ang takalan ng inyong mga magulang, kayong mga ahas, kayong lahi ng mga ulupong. Paano kung tayo ang makarinig ng ganitong mga salita? Siguro sa pangkaraniwang tao, sasabihin niya na anak ka ng... Ito'y napakasamang salita. Kung sinabi na anak ng ahas, kung gayon, ay matindi, grabe, ito'y sumpa. Ngunit tunay na ang Diablo ay kumikilos sa kanila, sa mga tao na nagkasala, at sinabi, kayo'y mula sa inyong amang Diablo. At ito ang pinakamalaking kasalanan po ng pagtakwil kay Kristo. Bakit? Dahil si Satanas ay kumikilos sa kanila. Nang ang ina po ng ahas ay sinaktan ang sakong ng ina po ng babae, ang tumutukoy sa ina po ng babae ay si Jesus na isinilang sa katawan ng isang birhen. Ang pagkapako ni Kristo hanggang sa kamatayan ay nasaktan ang kanyang sakong. Pagkatapos mamatay ni Jesus sa krus, sinabi ni Satanas, mabuhay ng matagal. Bagko sinabi niya, nanalo ako. Tingnan ninyo, napatay natin ang anak ng Diyos, sabi ni Satanas. Subalit ang muling binuhay na sa Jesus, siya ang dumurog sa ulo ng ahas. Dinurog ni Jesus ang kapangyarihan ni Satanas sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Sa Isaiah chapter 25, sinabi ng Diyos, lulunukin niya ang kamatayan magpakailanman. Lubos na tinapakan ni Jesus ang kapangyarihan ng kamatayan. So sino po ang nanalo? Sinong nanalo? Opo, nasaktan ang kanyang sakong at dinurog niya ang ulo ng ahas sa sakong na iyon. Kaya ngayon, prinopesiya na ng Biblia na si Jesus ay mamamatay sa krus
At sinabi na ng Diyos ng pauna na ang kapangyarihan ng kamatayan at kapangyarihan ni Satanas ay itatapon sa pamamagitan ng kanyang muling pagkabuhay. At nang walang sino man ang humahanap sa Diyos, sa Genesis chapter 12, tinawag ng Diyos si Abraham, itinatag siya ng Diyos bilang ninuno ng Israel. Sa 100th taon ni Abraham, nung siya 100 years old, nagkaroon siya ng anak na lalaki, si Isaac. Si Abraham ay tumanda at namatay, at ngayon naman ay si Isaac na ipinanganak sa 100th taon ni Abraham. Siya ay 14 na taong gulang at malaki na. Ngayon, para kay Abraham, siya ay mayroong maraming kayamanan. Matanda na ang kanyang asawa, may maraming lingkod. Subalit si Isaac ay higit pa kay Saroon. Ang halaga ni Isaac ay higit pa kay Saroon. Para kay Abraham, si Isaac ang pinakamahalaga sa kanyang sariling buhay. Mas mahalaga pa sa kanyang sariling buhay. Ngunit nang sinabi ng Diyos sa Genesis chapter 22 verse 2, at kanyang sinabi, kunin mo ang iyong anak, ang iyong kaisa-isang anak na si Isaac, na iyong minamahal at pumunta ka sa lupain ng Moriah. Ialay mo siya bilang handog na susunugin sa itaas ng isa sa mga bundok na aking sasabihin sa iyo. Ano po ang ginawa ni Abraham? Diyos, ano pong sinasabi mo? Hindi ka ba nagbibiro? Ay, ang Diyos ay hindi po nagbibiro. Hindi ko kaya. Pag-iisipan ko po muna. Ganito po ba ang sinabi niya? Hindi po. Ang sagot niya ay, opo. Oo. Yun lang ang isinagot niya. Wala nang bagay na dapat na pag-isipan pa o pagdudahan pa o alalahanin pa. Kaya siya'y gumising ng maaga at sinabi sa kanyang anak, halika, magtungo tayo sa bundok ng Moriah. Sila ay naglakad ng 3 papunta sa bundok ng Moriah. Ipinasan niya ang kahoy ng paggatong kay Isaac at siya ay umakyat na may patalim at apoy sa kanyang kamay. Ito yung bagay na alam na po ninyo. Kaya siya ay umakyat sa bundok ng Moriah. Iniayos ang kahoy, itinali si Isaac at inilagay sa ibabaw ng kahoy na nasa ibabaw ng dambana. At sinubukan niyang siya'y patayin ng patalim. Abraham, Abraham! Kaya nagmamadali po ang Diyos. 2 beses niya itong sinabi. Tama na. Sa Genesis chapter 22 verse 12, sapagkat ngayon ay nalalaman ko na ikaw ay may takot sa Diyos at hindi mo ipinagkait sa akin ang iyong anak, ang iyong kaisa-isang anak. Alam kong ako ay minamahal at iginagalang mo ng higit kaysa anumang bagay, sapagkat iyong inialay maging ang iyong minamahal na si Isaac para sa akin. Kaya, nang akala ni Isaac na siya mamamatay na, kanyang ipinikit ang kanyang mga mata at nagsabi, Ama ko, gawin mo kung ano ang iniuutos ng Diyos. Subalit sinabi ng Diyos, tama na. Sa Hebreo chapter 11, itinuring niya na maging mula sa mga patay ay maaaring buhayin ng Diyos ang isang tao. Si Abraham ay ang larawan ng Diyos. At si Isaac naman ay ang larawan ni Kristo, ang tanging anak ng Diyos. Ang larawan ng pag-akyat sa bundok ng Moriah na daladala ang kahoy na panggatong ay ang larawan ng Diyos na ginawa ang kanyang tanging anak na pasanin ang krus upang siya ipako hanggang sa kamatayan. At sabi ng Diyos, ngayon ay alam ko na minamahal mo ako at ikaw ay may takot sa akin. Dito nalaman ng Diyos kung gaano minamahal ni Abraham ang Diyos. Kagaya nito, opo, gaano kaya minamahal tayo ng Diyos? Minamahal tayo ng Diyos kahit na hindi natin siya nakikilala. Sa unang Juan chapter 4 verse 9, dito nahayag ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang bugtong na anak sa sanlibutan upang tayo mabuhay sa pamamagitan niya. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan ay binigay niya ang kanyang tanging anak. Kaya nagawang patayin siya ng Diyos sa krus upang ang sino mang sa kanya ay sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Roma 8:32, siya na hindi ipinagkait ang kanyang sariling anak, kundi ibinigay dahil sa ating lahat. Hindi siya ipinagkait ng Diyos. Sapagkat ngayon ay nalalaman ko na ikaw ay may takot sa Diyos at hindi mo ipinagkait sa akin ang iyong anak, ang iyong kaisa-isang anak. Sabi ng Diyos kay Abraham,
Hindi ipinagait ng Diyos ang kanyang tanging anak at ibinigay siya hanggang sa kamatayan. Kaya sa Roma chapter 5 verse 8, subalit pinatutunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin. Nanu, tayo mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Pinakita at pinatunayan ng Diyos kung gaano niya tayo kamahal sa pamamagitan ng pagpako sa kanyang tanging anak doon sa krus hanggang kamatayan. Ngayon ay ating nakita kung gaano tayo minamahal ng Diyos nang si Jesus ay namatay sa krus para sa atin. Ito ang katotohanan na pinagkasundo niya tayo ng mga kaaway sa kasalanan sa pamamagitan ng krus at pagbabayad sa lahat nating mga kasalanan magpakailanman. Ang handog ay tinanggap po ng Diyos. Hindi niya hinayaan na mamatay si Isaac. Si Jesus ay namatay sa krus. Siya ay talagang namatay. At sa pamamagitan ng muling pagkabuhay, si Jesus ay muling binuhay bilang katibayan na tinanggap ng Diyos ang kanyang pag-aalay. Nakamamangha po ito, hindi po ba? Kamangha-mangha. Kaya sa Mateo chapter 10 verse 37, ang umiibig sa ama o sa ina ng higit kaysa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. At ang umiibig sa anak na lalaki o anak na babae ng higit kaysa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Bakit niya ito sinabi? Nang ating maunawaan ang pag-ibig ng Diyos na hindi ipinagkait ng Diyos ang kanyang anak kundi ibinigay niya. Ganon din si Abraham. Dahil mahal ni Abraham ang Diyos, ibinigay niya ang kanyang tanging anak sa Diyos. Tayo ay unang minahal ng Diyos at ibinigay niya ang kanyang tanging anak. Subalit ano ang maaari nating pahalagahan? Bagaman minamahal natin ang ating mga magulang, ang ating mga anak, ang ating pamilya, natural, minamahal natin ang Panginoon ng higit kaysa lahat ng mga bagay. Hindi po ito espesyal na bagay. Bakit? Dahil natanggap natin ang napakalaking pag-ibig. Kaya sa Mateo chapter 22 verse 37, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo, at ng buong pag-iisip mo. Bakit po? Dahil minamahal tayo ng Panginoon ng kanyang buong puso at ng kanyang buong buhay. Yan po ang sagot. Sa mga awit 73 verse 25, anong mayroon ako sa langit? Kundi ikaw, at liban sa iyo'y wala akong anumang ninasa sa lupa. Sa langit at sa lupa, sa buong mundo, ang nag-iisang dapat nating naisin at ibigin ay walang iba kundi ang Panginoon. Walang anumang bagay na inyong mamahalin ng higit kaysa Panginoon. Bakit po? Dahil natanggap natin ang kanyang kahangahangang pag-ibig. Ang sino man na hindi pa nakakaunawa nito ay dapat siya sa atin ang kanyang sarili kung talagang naunawaan niya ang pag-ibig ng Panginoon. O kung naunawaan niya ang dakila at kamanghamanghang pag-ibig ng Diyos. Sinabi na ng pauna ng maraming beses na si Jesus ay mamamatay sa krus at muling mabubuhay. Maraming beses. Tingnan po natin, Mateo chapter 16. Mateo chapter 16 sa verse 21. Mateo 16 verse 21. Mula ng panahong iyon ay pinasimula ni Jesus na ipaliwanag sa kanyang mga alagad na kailangang pumunta siya sa Jerusalem at magtiis ng maraming bagay sa kamay ng matatanda, ng mga punong pari at mga eskriba. Siya'y papatayin at muling bubuhayin sa ikatlong araw. Kaya mula sa panahong iyon, dahil ang araw kung kailan mamamatay si Jesus sa krus ay napakalapit na. Si Jesus ay pumunta sa Jerusalem sa huling pagkakataon at sinabi na kailangan niyang magtiis ng maraming bagay sa kamay ng mga pari at iskriba. Siya ay papatayin at muling bubuhayin sa ikatlong araw. Ikatlong araw. Tingnan din po natin sa Mateo chapter 20. Mateo chapter 20.
verse 18 hanggang 19. Mateo chapter 20 verse 18 hanggang 19. Narito, umahon tayo patungong Jerusalem. Ibibigay ang anak ng tao sa mga punong pari at sa mga eskriba, at kanilang hahatulan siya ng kamatayan. At kanilang ibibigay siya sa mga hentil upang kutyain, hagupitin, at ipako sa krus. At siya'y muling mabubuhay sa ikatlong araw. Siya'y muling mabubuhay sa ikatlong araw. Kaya sinabi ni Jesus ng detalyado na siya'y mamamatay. Sinabi po ni Jesus, detalyado, na siya ay mamamatay. At kanyang sinabi na sa ikatlong araw, siya ay muling bubuhayin. Sa Mateo chapter 12, sinabi ng mga Hudyo kay Jesus, Guru, ibig namin makakita ng isang tanda mula sa iyo. At si Jesus ay sumagot, Kumahanap ng tanda ang isang masama at mapangalunyang lahi. Ngunit walang tanda na ibibigay sa kanya, liban sa tanda ng propeta Jonas, sapagat kung paanong si Jonas ay nasadya ng isang dambuhala sa dagat sa loob ng 3 araw at 3 gabi, gayon din naman, ang anak ng tao ay 3 araw at 3 gabing mapapa sa ilalim ng lupa. Kaya mayroong napakaraming tanda sa lumang tipan, ngunit ang mga Hudyo ay nagtanong ulit. Mayroon lamang isang tanda na si Jesus Kristo, na si Jesus ang Kristo. Sinabi ni Jesus, Kung ako ay mamatay at muling buhayin kung gayon maniwala kayo na ako ang Kristo. Kung hindi kayo maniwala ng ganito, anong tanda ni Jonas? Dahil ang Ninive ay napuno ng kasalanan, kaya nagpa siya ang Diyos na wasakin ng Ninive. Sinabihan niya si Jonas na humayo at ipangaral ang salita ng Diyos. Sinabi ng Diyos na ang Ninive ay mawawasak dahil sa kanilang kasalanan. Ngunit sinabi ni Jonas, Hindi, ayaw ko. Ahayaan ko na silang mawasak. Paano kung marinig nila ang magandang balita at sila'y nagsisi? Kaya siya ay tumakas patungong Tarsis at sumakay siya ng isang barko. Umiwas si Jonas. Lumayo siya. Kaya inihagis ng Diyos si Jonas sa tubig at naroon ng isang malaking isda. Kung titingnan po ninyo sa Genesis chapter 1, nang nilikha ng Diyos sa mga isda, sinabi niya na mga dambuhala sa dagat. Naghanda ang Diyos ng dambuhala sa dagat mula pa ng pasimula upang lunukin si Jonas. Ako po ay nakakita na ng buto ng malaking isda sa St. Petersburg sa Russia. Sa palagay ko, kaya nitong lunukin ang ilang mga tao. Anyway, si Jonas ay nanatili sa tiyan ng malaking isda sa loob ng 3 araw at iniluwa siya ng isda sa Ninive. At sinabi ni Jonas, Mga mamamayan ng Ninive, kayo'y mamamatay dahil sa inyong mga kasalanan. Ayaw kong mangaral sa inyo, kaya tumakas ako patungong Tarsis. Subalit inilagay ako ng Diyos sa tiyan ng isda at dinala ako dito. Alam niyo ba kung gaano ako naghirap para sa inyo? Nang isinigaw niya ito, ang lahat ay nagulat. Mula sa hari hanggang sa lahat ng tao, at sila ay nag-ayuno. Silang lahat ay nagdamit sa ako. Silang lahat ay nagsisi sa kanilang mga kasalanan. Kaya naman, sinasabi sa aklat ni Jonas na hindi winasak ng Diyos ang Ninive at inalis ang kapahamakan po na iyon. Iyon po ay totoong pangyayari. Si Jonas ay pumunta sa tiyan ng isda sa loob ng 3 araw at pagkatapos siya ay muling lumabas. Ipinapakita nito na si Jesus ay mananatili sa libingan ng 3 araw at muling mabubuhay sa 3 araw. Kung si Jonas ay napunta sa tiyan ng isda at hindi nanggaling doon, marahil kung si Jonas po ay hindi napunta sa tiyan ng isda, marahil siya ay binugbog hanggang sa mamatay habang nangangaral siya sa Ninive. Ngunit ano ba ang ebidensya na si Jonas ay sinugo ng Diyos? Si Jonas na napunta sa tiyan ng isda ay lumabas doon. Kaya maaaring nakita ito ng mga tao. Ngunit, walang tanda na ibibigay sa kanya liban sa tanda ng propeta Jonas. Sinasabi po, kung ako ay bumangon sa 3 araw ng aking kamatayan, kung gayon ay sumampalataya kayo sa akin. Sumampalataya kayo sa akin. Sa Levitico chapter 23, meron pong 7 kapistahan na dapat gawin ng mga Israelita. Una ay Paskwa. Ang ibig sabihin ng Paskwa ay si Jesus ay mamamatay sa krus bilang kordero ng Paskwa. Pagkatapos ito ay pista ng tinapay na walang pampaalsa sa loob ng 7 araw.
At ipinapakita nito ng pauna na sino mang maligtas sa pamamagitan ng kamatayan ni Jesus ay dapat umiwas sa kasalanan at mabuhay na hindi nagkakasala at pinababanal na pamumuhay sa kanila pong pang-araw-araw na buhay. At ang mga Israelita ay dumating sa lupain ng Kanaan at makakuha ng ani, ibinigay nila ang unang bunga sa Diyos. Ito yung pista ng unang bunga kung saan ang unang araw matapos ng ang unang Sabat pagkatapos ng Paskwa. Unang araw. Tatlong araw pagkatapos ng Paskwa, ito naman yung tinatawag na ito yung araw na ibinibigay nila ang bigkis ng unang bunga ng kanilang inani sa Diyos at tinatawag na pista ng mga unang bunga. Kaya sa 1 Corinto chapter 15 verse 20, subalit ngayon, si Kristo ay si Kristo ay binuhay mula sa mga patay na siya ang unang bunga ng mga namatay. Kaya si Kristo ang unang bunga. Unang bunga. Kapag lumabas na ang unang bunga, ang ibang mga bunga ay tuloy-tuloy na lalabas din. Kagaya nito, ang unang bunga ay ang panimula ng maraming bunga. Ang muling nabuhay na si Jesus ay siyang naging unang bunga ng mga bubuhayin mula sa mga patay. Kaya naman, ang kapistahan ng mga unang bunga ay propesiya kay Jesus na siya'y muling mabubuhay. Ito ay ipinakita ng pauna sa kanila na mga naligtas kay Kristo Jesus na mga muling mabubuhay kay Jesus. Kaya sa aklat po ng mga awit sa Lumang Tipan, sa awit chapter 16 verse 10, ano po ang sinabi ni David? 1,000 taon ang lilipas bago dumating si Jesus, sapagkat ang aking kaluluwa sa Sheol ay hindi mo iiwan. Nihahayaan mong makita ng iyong banal ang hukay. Kahit na ang banal ng Diyos, si Kristo, si Jesucristo ay namatay doon sa krus, ang kanyang mga buto ay hindi nabali, ni hindi nakaranas ng pagkabulok ang kanyang katawan. Bakit po? Dahil siya ay kailangang muling mabuhay. Ang maging walang pagkasira ay nangangahulugang muling mabubuhay. Si Jesus ay muling nabuhay upang mailigtas ang ating mga kaluluwa. Magpakailanman nang hindi iniiwan ang ating mga kaluluwa sa Sheol. Kaya nga, ang muling pagkabuhay ni Jesus ay ginawa tayong buhay sa ating bagong pamumuhay. Kaya, sinasabi ng Biblia na si Jesus ay nanatili pa sa mundong ito ng 40 days, 40 araw at nagpakita ng wagas na pag-ibig sa kanya pong mga alagad. Ng 40 araw pa. Tingnan po natin sa 1 Corinto sa chapter 15. 1 Corinto chapter 15. Unang Corinto chapter 15 mula verse 3 hanggang verse 8. Babasahin ko po mula verse 3 hanggang sa verse 8. Hanggang verse 8, babasahin ko. Sapagkat ibinigay ko sa inyo una sa lahat ang akin ding tinanggap na si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan ayon sa mga kasulatan. At siya'y inilibing at muling binuhay ng ikatlong araw ayon sa mga kasulatan. At siya'y nagpakita kay Cephas at pagkatapos ay 12. Pagkatapos ay nagpakita siyang minsanan sa mahigit na 500 kapatid na ang karamihan sa mga ito ay buhay pa hanggang ngayon, bagaman ang mga iba'y namatay na. Pagkatapos ay nagpakita siya kay Santiago, pagkatapos ay sa lahat ng mga apostol, at sa katapusan, tulad sa isang ipinanganak ng wala sa panahon, ay nagpakita rin siya sa akin. Kaya sa pagpapaliwanag ng muling pagkabuhay ni Jesus, sinabi ni Apostol Pablo na si Jesus ay namatay para sa ating mga kasalanan ayon sa mga kasulatan, ayon sa Lumang Tipan. Sa Lumang Tipan, ang mga Israelita ay nag-aalay ng handog pang kasalanan, handog na sinusunog, at handog pang kapayapaan para mapatawad ang kanilang mga kasalanan.
Bawat alay na inihahandog para sa kanilang mga kasalanan ay tumutukoy kay Jesus na mamamatay doon sa krus. Si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan ayon sa mga kasulatan. At siya ay inilibing at muling nabuhay sa ikatlong araw ayon sa mga kasulatan. At siya ay nagpakita kay Cephas, kay Pedro. Kung pag-iisipan natin ito ng sandali, ang mga alagad na sumunod kay Jesus ng 3 at kalahating taon, si Judas, ipinagkanulo si Jesus kapalit ng 30 pirasong pilak. Pagkatapos sinisi niya ang kanyang sarili at nagpakamatay. Si Pedro naman ang pinakamatapang na alagad na masigasig na sumunod kay Jesus. Ngunit nang may magsabi, ang taong ito ay isa din sa mga alagad ni Jesus, siya po'y sumagot, hindi ko kilala ang taong yan. Ipinagkaila niya si Jesus ng 3 ulit. At ang ibang mga alagad naman ay nagsipagtakas. Sa palagay niyo po, ang mga duwag na alagad na ito, nanakawin kaya nila ang katawan ni Jesus? Para saan naman? Sa palagay niyo ba, sila'y nakahandang mamatay para lamang magkalat ng kasinungalingan? Kung si Jesus ay hindi muling nabuhay, walang sino man ang maniniwala kay Jesus kung siya'y hindi muling binuhay. Walang maniniwala kay Jesus. Kung natapos sa kamatayan si Jesus, marahil ang ilang historian ay magsusulat ng ilang mga pahayag ng ganito. Ang taong ang pangalan ni Jesus ay nagpakita sa lupain ng Israel, bumuhay ng patay, luminis ng ketongin, gumawa ng tinapay, nagpakain ng 5,000 katao, gumawa ng dakilang mga himala, gayon man. Siya ay hindi makatarong ang inakusahan at pinatay. Kung ganoon, walang sino man ang maniniwala kay Jesus. Subalit si Jesus ay namatay ayon sa mga kasulatan, muling bumangon ayon sa mga kasulatan, at nagpakita sa loob ng 40 araw. Siya ay nagpakita kay Cephas. Si Cephas po ay si Pedro, na nagkaila kay Jesus ng 3 ulit. Subalit minahal ni Jesus si Pedro. Oo, ikaw ay Pedro. Oo, alam kong gagawin mo iyon. Kaya sinasabi ko na sa iyo nang pauna na ipagkakaila mo ko ng 3 ulit. Si Jesus din ay nagpakita sa mga alagad. Siya ay nagpakita na hinahanap sila isa-isa at tinipon silang lahat. Kaya nga dun sa Juan chapter 20, ang mga alagad ay nasa loob ng isang kwarto na nakasarado ang pintuan. At ang muling nabuhay na si Jesus ay biglang nagpakita sa loob ng bahay. Ang muling nabuhay na si Jesus ay mayroong espiritual na katawan na magagawang makapasok kahit hindi buksan ang pinto at maaaring magpakita at umalis ng biglaan. Kaya ipinakita niya sa kanila ang butas sa kanyang kamay, ang tusok ng sibat sa kanyang tagiliran at sinabi sa kanila ng 2 ulit, kapayapaan ang sumainyo, kapayapaan ang sumainyo. Subalit, si Tomas ay wala po doon. Kinalaunan, sinabi ng mga alagad kay Tomas, "Hoy, ang muling nabuhay na si Jesus ay dumating. Nakita namin siya." Sabi ni Tomas, kasinungalingan, multo lang yon. Hindi nakita namin ang Panginoon. Nahawakan niyo ba siya? Hindi namin siya nahawakan. Kaya sinabi ni Tomas, "Malibang makita ako sa kanyang mga kamay ang bakas ng mga pako at mailagay ko ang aking daliri sa binutas ng mga pako, mailalagay ko ang aking kamay sa kanyang tagiliran, ay hindi ako maniniwala." Ang nag-aalinlangang si Tomas na ito, 7 araw ang lumipas, si Jesus ay nagpakita rin sa kanya. Sinabi ni Jesus kay Tomas, lumapit ka, hipuin mo. Maaaring sinabi ni Tomas, pasensya na, pero hahawakan ko ha. Pagkatapos po, nagsabi si Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Sinabi ng Biblia na si Jesus ay nagpakita sa loob ng 40 araw at ilang beses siya ay nagpakita sa lahat ng 12 mga alagad. Sa 12, si Judas ay patay na, subalit si Matias po ay naroon na magiging kapalit nang namatay na si Judas. At sa tabi ni Matias, nandoon din ang mga taong sumusunod din kay Jesus. Nagpakita si Jesus sa kanilang lahat, pati kay Matias, at sa lahat ng mga alagad na sumunod kay Jesus. Pagkatapos ay nagpakita siyang minsanan sa mahigit na 500 kapatid. Nang si Jesus ay buhay pa, mayroong napakaraming tao ang sumusunod at nakikinig kay Jesus at sumasampalataya sa kanyang mga salita.
Siya po ay nakita ng mahigit sa 500 kapatiran ng minsanan. 500 po. Gaya ng sinasabi ng mga Hudyo, kung multo ang nakita nila, maaari bang 500 katao ay makakita ng minsanan ng multo tapos makasama sa loob ng 40 days? Hindi lang isang araw o dalawa, ha? Apat na po. Na ang karamihan sa mga ito ay buhay pa hanggang ngayon, bagaman ang iba'y namatay na. Lumipas ang ilang panahon, pagkatapos mabuhay ni Jesus, ang chapter 15 ng Korinto ay naisulat. Siya po ay nakita ng mahigit 500 na mga kapatid ng minsanan, na ang karamihan sa mga ito ay buhay pa hanggang ngayon, bagaman ang mga iba ay namatay na. Sinasabi po na kapag ang mga ligtas ay namatay, sila'y natutulog lamang. Dahil ang kaluluwa ay nagtutungo na sa Panginoon at ang katawan ay natutulog lamang hanggang sa muling pagdating ng Panginoon. Kaya sinasabi po na ang mga naligtas, kapag ang mga naligtas ay namamatay, sila po ay tinatawag na natutulog. Hindi sila tinatawag na namamatay, kundi natutulog lamang. Gayun din kay Santiago. Si Santiago po ay hindi isa sa orihinal na alagad ni Jesus. Siya ay kapatid ni Jesus. Hindi siya nanampalataya kay Jesus nung siya ay nabubuhay pa. Ngunit, nanampalataya na siya kay Jesus pagkatapos ng muling pagkabuhay ni Jesus. At sa mga gawa, chapter 1, habang 120 katao ang nagkakatipon at nananalangin, kasama nila ang mga nakababatang kapatid ni Jesus. At ngayon, si Santiago po'y naging isa na sa mga alagad ni Jesus. Kaya nga, siya ay tinuturing na haligi sa Jerusalem. Si Santiago po na itinuturing na haligi sa Galacia 2 verse 9. Naging leader po siya ng mga Kristiyano sa Jerusalem. At sa katapusan, tulad sa isang ipinanganak nang wala sa panahon ay nagpakita rin siya sa akin. Kapag may sinasabi si Apostol Pablo tungkol sa kanyang sarili, karapat dapat ba akong maging isang alagad ni Kristo? Karapat dapat ba akong tawaging apostol? Sapagkat pinatay at inusig ko ang mga sumasampalataya kay Jesus. Kaya sabi niya, tulad sa isang ipinanganak nang wala sa panahon, nangangahulugang may kakulangan siya. Nagpakita rin siya sa akin. Kaya, ang muling nabuhay na si Jesus ay nagpakita ng napakaraming mga bagay. Tingnan po natin sa mga gawa sa chapter 1. Mga gawa chapter 1. Verse 3. Pagkatapos na siya ay magdusa, ay buhay siyang nagpakita sa kanila sa pamamagitan ng maraming mga katunayan. Nagpakita siya sa kanila sa loob ng 40 araw at nagsalita ng mga bagay tungkol sa kaharian ng Diyos. Kaya pagkatapos po ng kanyang pagdurusa, pagkatapos niyang mamatay doon sa krus, at kasunod ay muling pagkabuhay, pagkatapos na siya ay magdusa, ay buhay siyang nagpakita sa kanila sa pamamagitan ng maraming mga katunayan. Nagpakita siya sa kanila. Sa huli, sa bundok ng mga olibo sa Jerusalem, habang ang mga alagad at maraming tao ay nakatingin, si Jesus ay umakyat sa langit. Ngunit, tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea, sa Samaria, at hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng lupa. Kaya pagkatapos niyang sabihin ang mga bagay na ito, siya'y umakyat sa langit. Maraming tao nakakita niyon. Isang anghel ang lumitaw at nagsabing itong si Jesus na dinala sa langit mula sa inyo ay darating na gaya rin ng inyong nakitang pagpunta niya sa langit. Ibinigay niya ang kanyang pangakong ito at siya'y umakyat sa langit at muling babalik kapag naipangaral sa buong mundo ang Ebanghelyo. Ito po isang malinaw na katotohanan na muling nabuhay si Jesus. Kaya nga sa mga gawa 2:36, pagkatapos ng pagdating ng Espiritu Santo noong Pentecostes, 120 katao at mga apostol ang nagpatuloy na nagpapatotoo sa muling pagkabuhay ni Jesus. Sinabi ng mga alagad sa mga Hudyo, binuhay ng Diyos si Jesus na pinatay niyo sa krus at ginawang Panginoon at Kristo. Gayon po sila katapang. Sinubukan din pong patayin ang mga taong iyon, ang mga alagad. Natatakot po ba silang mamatay? Hindi. Binuhay ng Diyos si Jesus na inyong pinatay. At siya ang Mesiyas, siya ang Kristo, siya ang Panginoon. Siya ang Panginoon ng buhay. At ang hari ng mga hari, sumigaw po sila. Ang mga Hudyong ito na nakarinig ay nagsabi, anong gagawin namin? Kung gayon, anong gagawin namin? Kaya nagsisi ang 3,000 katao sa loob ng isang araw. Naligtas sila. Nangaral sila ng may kapangyarihan. Hinuli sila ng mga Hudyo, binugbog at sinabi,
huwag na ninyong muling sabihin niyon. Kundi sabihin ninyo, kung sasabihin ninyo ulit, ay papatayin kayo. Natakot po ba ang mga alagad? Sabi nila, kung matuwid sa paningin ng Diyos, na makinig muna sa inyo sa halip na sa Diyos, kayo ang humatol. Sapagkat hindi maaaring hindi namin sabihin ang aming nakita at narinig. Matapang po silang nangaral. Paano pipigilan yung kanilang bibig kung ganun? Ang mga alagad po ay matapang na nagpatotoo sapagkat nakita nila ang muling pagkabuhay ni Jesus. Nakita na nila ito ng maraming beses. Nakita nila umakyat si Jesus sa langit. At nanampalataya sila sa sinabi ni Jesus, ngayong ligtas na sila. Natakot po bang mamatay ang mga alagad? Hindi po. Pinatawad na ni Jesus sa krus ang kanilang mga kasalanan. Binigyan sila ng buhay na walang hanggan. At mula ni Jesus na muling nabuhay. Nakita rin po ni Pablo sa Damasco si Jesus na muling nabuhay. Tungkol sa sinasabi ng mga apostol na namatay si Jesus doon sa krus para sa ating mga kasalanan at muling nabuhay sa ikatlong araw. Iyon ang diwa ng Ebanghelyo. Itong diwa ng Ebanghelyo. Nagpatotoo po si Pablo sa harapan ng mga Hudyo at kay Haring Agripa. Ako rin ay isang tao na tumugis sa mga taong sumasampalataya kay Jesus upang sila ipatayin. At nakita ko si Jesus sa Damasco at ako ay sinuway niya at ngayon ay sumasampalataya na ako kay Jesus. Ako ay sumasampalataya na kay Jesus ngayon. Nagsalita siya sa harapan ni Haring Agripa at sa maraming tao. Bakit inaakala ninyong hindi ka panipaniwala na binubuhay ng Diyos ang mga patay? Sabi niya, inaakala ba ninyo na hindi yun magagawa ng Diyos? Bakit ganun kayo mag-isip? Sa katunayan, ginawa na ito ng Diyos. Sa katunayan, ginawa na ito ng Diyos. Alam niyo, lumalabas ang mga usbong mula sa punong tila patay sa panahon ng taglamig. Ano pong ibig sabihin nito? Kinakatawan nito ang muling pagkabuhay. Sa panahon ng taglamig, pumapasok sa kukun ang mga uod na parang namatay na ito. At pagkatapos sa tagsibol, ito po'y nagiging isang paru-paro mula doon sa kukun at bumilipad sila papalayo. Kinakatawan nito ang muling pagkabuhay. Ipinapaliwanag po ng Diyos sa atin ang muling pagkabuhay sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng kalikasan. Nagpapanggap kang alam mo ang lahat ng bagay at kahangalan ang nalalaman mo. Hindi ito kayang gawin ng Diyos, sabi po sa kanya kay Pablo. Pero kung titingnan po natin sa mga gawa, chapter 17, doon sa verse 30. Tingnan po natin, mga gawa, chapter 17, verse 30. Mga gawa, chapter 17, verse 30. Verse 30 hanggang 31. Hanggang 31. Ang mga panahon ng kahangalan ay pinalampas na nga ng Diyos. Ngunit ngayon ipinag-uutos niya sa lahat ng tao, sa lahat ng dako na magsisi, sapagkat itinakda niya ang isang araw kung kailan niya hahatulan ng sanlibutan ayon sa katwiran sa pamamagitan ng lalaking kanyang itinalaga. At tungkol dito'y binigyan niya ng katiyakan ng lahat ng tao ng kanyang muling buhayin siya mula sa mga patay. Opo, kapag hindi nagbigay ng katibayan upang sampalatayanan si Jesus bago siya dumating, papalampasin nga ng Diyos kung siya'y manampalataya o hindi ang isang tao. Pero ngayon, tungkol dito'y binigyan niya ng katiyakan ng lahat ng tao ng kanyang muling buhayin siya mula sa mga patay. Ang katotohanan ng bumangon mula sa mga patay si Jesus ay katibayang maaari kang sumampalataya na si Jesus ay ang nag-iisang anak na isinugo ng Diyos na siya ang Kristo. Binigyan niya po tayo ng mapagkakatiwala ang ebidensya. Ngayon, may kasalanan pa ba kayo o gumawa kayo ng isang magandang bagay? Hindi kayo pupunta sa langit dahil doon sa paggawa ng magandang bagay. Subalit sumasampalataya ba kayo sa katotohanan ito o hindi? Nangangahulugan ito na yun pong hindi pagsampalataya ang pinakamalaking kasalanan. Ang mga Hudyo ay hindi sumampalataya kay Jesus bilang Kristo. Ni sinabi man ng mga sundalong Romano na muling nabuhay si Jesus. At sa halip ay binigyan nila ng pera ang mga sundalo upang maikalat ang kasinungalingan. Ang kasalanan iyon ay hindi mapapatawad. Ang kasalanan ng hindi pananampalataya. Ang kasalanan ng hindi pagsisisi. Kaya ngayon,
Ano po ang nilalaman ng Ebanghelyo na atin naman po ngayong sinasampalatayanan? Tingnan po natin ang Roma chapter 10. Makikita po natin ang maraming mga talata sa Biblia. Roma chapter 10, verse 9 hanggang verse 10. Babasahin ko po. Sapagkat kung ipahahayag mo sa pamamagitan ng iyong bibig si Jesus na Panginoon at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang muli ng Diyos mula sa mga patay, ay maliligtas ka. Sapagkat sa puso ang tao ay nananampalataya, kaya't itinuturing na ganap. At sa pamamagitan ng bibig ay nagpapahayag, kaya't naliligtas. Ang sinasampalatayanan po natin ay ang salita ng pananampalataya na ating ipinapangaral. Tungkol saan naman po ang kung saan sampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang muli ng Diyos mula sa mga patay? Karaniwang kabisado na ng mga taong nagpupunta sa simbahan na si Jesus ay namatay para sa kasalanan at muling nabuhay sa ikatlong araw at umakyat sa langit. Naniniwala ka ba na muling nabuhay si Jesus pagkamatay niya? Opo, siyempre po naniniwala ako. Nasa Apostles' Creed po eh. Naniniwala din po ako bago makamit ang kaligtasan. Ngunit, bakit hindi po ako naligtas noon? Ito po itungkol sa pananampalataya na ang aking kasalanan ay pinatawad ng kanyang kamatayan na sa pamamagitan ng kanyang muling pagkabuhay ay nawasak ang kapangyarihan ng kamatayan. At binigyan niya tayo ng buhay na walang hanggan. Dapat ko pong maunawaan na ang kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus ay may kinalaman sa akin upang ako ay maligtas. Ito po'y sampalatayanan ko ito sa aking puso sa pamamagitan ng aking bibig naman ay ang pagpapahayag. Kaya ang kanyang kamatayan at muling pagkabuhay ay nangangahulugang pagtubos at panibagong buhay sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. Ang ating kasalanan ay pinatawad magpakailanman. Nang siya'y namatay, sinabi niya, natupad na. At pagkatapos sa Juan chapter 20 verse 19, kapayapaan ang sumainyo. Natupad na, kapayapaan ang sumainyo. Ano po ang ibig sabihin ng mga ito? Ito po'y nagbayad ako para sa kabayaran ng inyong kasalanan. Kaya't wala nang dapat ipag-alala tungkol rito. Ito po yun. Ito na yun. Ito ang sinasampalatayanan natin. Pagtubos at panibagong buhay. Ang muling pagkabuhay ni Jesus ay malinaw na katibayan ng walang hanggang kapatawaran ng ating kasalanan. At ang malinaw na katibayan na si Jesus ay ang Kristo na nagliligtas sa atin. Kaya sinabi ni Jesus na muling binuhay, kapayapaan ang sumainyo. Ang muling pagkabuhay ni Jesus ang katibayan. Sa Hebreo chapter 1 verse 3, siya ang kaningningan ng kaluwalhatian ng Diyos at tunay na larawan ng kanyang likas. At kanyang inaalalayan ng lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng kanyang salita. Nang magawa na niya ang paglilinis ng mga kasalanan, siya ay umupo sa kanan ng kamahalan sa kaitaasan. Nilinis ni Jesus ang ating kasalanan at muling binuhay pagkatapos na mamatay. Siya ay buhay sa harapan ng Diyos bilang ating saksi. Kaya sa 1 Pedro chapter 1 verse 3, purihin ng Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng kanyang malaking kahabagan ay muli tayong ipinanganak sa isang buhay na pag-asa sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Kristo, ni Hesukristo, mula sa mga patay. Kaya upang maligtas sa pamamagitan ng kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus, ang ipinanganak ng tubig at espiritu ay nangangahulugan na katubusan at panibagong buhay. Ang kamatayan niya ay pagtubos at ang bagong buhay mula sa kanya ay ang muling pagkabuhay. Ang espiritu ang tumanggap ng muling pagkabuhay. Kaya muli tayong ipinanganak sa isang buhay na pag-asa sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesukristo mula sa mga patay. Kaya sa pamamagitan ng kamatayan niya, ang ating kasalanan ay pinatawad na. Sa pamamagitan ng muling pagkabuhay, binigyan niya tayo ng buhay na pag-asa para sa walang hanggang langit. Tungo sa isang manang hindi nasisira, walang dungis at hindi kumukupas na inilaan sa langit para sa inyo. Kaya si Jesus na namatay at muling binuhay ay naging ating buhay at walang hanggang pag-asa. Sa Hebreo chapter 9 verse 12, at hindi rin sa pamamagitan ng dugo ng mga kambing at mga toro, kundi sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo, siya ay pumasok na minsan magpakailanman sa dakong banal. Sa gayoy, tinitiyak ang walang hanggang katubusan sa Hebreo 9.24 sapagkat si Kristo ay hindi pumasok sa santuario na ginawa ng mga kamay ng tao na mga kahalintulad lamang ng mga tunay na bagay, kundi sa mismong langit upang dumulog ngayon sa harapan ng Diyos para sa atin. Si Jesus na muling binuhay ay pumasok sa dakong banal at ipinakita sa Diyos ang kanyang dugo at sinabing, tingnan mo, namatay ako para sa kanila. Kaya sabi ng Diyos, oo, namatay ka aking anak. Ang Diyos ay nalulugod.
At si Jesus ay patuloy na nabubuhay. Kaya sa Roma 8:34, sino ang hahatol? Si Kristo Jesus na namatay. Oo, siyang muling binuhay mula sa mga patay, na siya rin nasa kanan ng Diyos, na siya rin namamagitan para sa atin. Si Jesus ay hindi lamang namatay para sa ating mga kasalanan, kundi muli rin tayong binuhay. Sa kanan ng Diyos, siya ay nananalangin para sa atin bilang tagapamagitan. At ito ay malinaw na katibayan na pinatawad niya ang ating mga kasalanan. Ganun din sa Hebreo, sa chapter na 7, verse 25. Dahil dito, siya'y may kakayahang iligtas ng lubos ang mga lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya. Yamang lagi siyang nabubuhay upang mamagitan para sa kanila. Si Jesus na namatay at muling binuhay mula sa kamatayan ay nananalangin para sa atin ngayon sa harapan ng Diyos. Kaya nga, sa unang Juan chapter 2 verse 1, mga munti kong anak, ang mga bagay na ito ay sinusulat ko sa inyo upang kayo'y huwag magkasala. Ngunit kung ang sino man ay magkasala, tayo ay may tagapagtanggol sa harap ng Ama, si Jesucristo na siyang matuwid. Siyempre po, hindi na tayo dapat magkasala pagkatapos na maligtas. Subalit, kung sakaling magkasala tayo, ang Panginoon na tumupad ng walang hanggang katubusan ay nananalangin para sa atin bilang tagapagtanggol. Kaya naman hindi po tayo mapapahamak. Gaya po sa Job chapter 16 verse 19, kahit na ngayon ang aking saksi ay nasa kalangitan at siyang nagtatanggol sa akin ay nasa kaitaasan. Ang saksi na nagpatawad sa akin at sa aking mga kasalanan ay patuloy na nabubuhay. Ang saksi ay nasa kaitaasan. Siya ay nabubuhay. Siya na aking saksi ay nasa kaitaasan. Sa Job chapter 19 verse 5, sapagkat nalalaman ko na ang aking manunubos ay nabubuhay at sa wakas siya'y tatayo sa lupa. Hindi po ba't kamangha-mangha ito? Bago dumating si Jesus, sinabi ito ni Job noon, 1,500 years bago ang pagdating ni Jesus. Sapagkat nalalaman ko na ang aking manunubos ay nabubuhay. At sa wakas, siya'y tatayo sa lupa. Nakamamangha. Iprinopisiya ni Job na si Jesus ay mamamatay sa krus at magbabalik. Ang muling binuhay na si Jesus, siya ay ang ating buhay, katwiran at walang hanggang pag-asa. Kaya basahin din po natin dito sa Roma chapter 4 verse 25. Roma chapter 4 verse 25. Verse 25, basahin natin. Na ibinigay sa kamatayan dahil sa ating mga pagsuway at muling binuhay upang tayo'y ariing ganap. Para sa ating mga pagsuway, ibinigay siya bilang handog. Ang ating mga pagsuway ay natapos doon. Si Jesus ay ibinigay bilang alay o bilang handog dahil sa ating mga kasalanan. Mula sa nakaraan, sa kasalukuyan, hanggang sa hinaharap at muling binuhay upang tayo'y ariing ganap. Ang muling binuhay na si Jesus ang ating katwiran. Si Jesus ay namatay sa krus. At ang walang hanggang tinubos ang ating mga kasalanan. Ang muling binuhay na si Jesus ay aking katwiran. Roma 5:19, sapagkat kung paanong sa pamamagitan ng pagsuway ng isang tao ang marami ay naging mga makasalanan, gayon din sa pamamagitan ng pagsunod ng isa, ang marami ay magiging mga matuwid. Mula nang sinuway ni Adan ang salita ng Diyos, ang lahat ng tao na nagmula sa kanya ay naging makasalanan at namatay para sa kanilang mga kasalanan dahil sa kanilang kasalanan at pagsuway. Subalit ngayon, ang isang tao, si Jesucristo ang tumupad sa lahat ng kautusan sa ngalan natin. Siya ay sinanay sa katwiran, sumunod hanggang sa kamatayan. Kaya kay Jesus, tayo ay naging mga matuwid. Kung paano naging makasalanan tayo kay Adan, tayo inaring ganap kay Jesus. Gaya ng sinasabi, sapagkat ganito, sabi ng Panginoon, kayo'y ipinagbili sa wala at kayo'y tutubusin na walang salapi. Kaya ngayon, ang muling pagkabuhay ni Jesus ang katunayan ng ating katubusan para sa ating mga kasalanan at ito ang ating katwiran. Kaya kay Jesus, tayo ay naging mga matuwid at ang Panginoon ay naging ating buhay na walang hanggan. Kaya sa Roma chapter 3 verse 24, sila ngayon ay itinuturing na ganap ng kanyang biyaya bilang kaloob sa pamamagitan ng pagtubos na kay Kristo Jesus. Pinatawad sa mga kasalanan
Ibig sabihin, tinitingnan tayo ng Diyos na parabang hindi tayo nakagawa ng anumang kasalanan. At ang inaring ganap ay tinuturing tayo ng Diyos na gaya ng tinupad natin ang lahat ng kautusan. Kay Jesus, hindi ba nakamamangha po ito? Ang muling pagkabuhay ni Jesus ay nakamamangha. At ang muling pagkabuhay ni Jesus ay naging katiyakan ng ating muling pagkabuhay. Iniligtas lang ba niya ang ating mga kaluluwa? Sa Efeso chapter 2 verse 1, kayo nooy mga patay sa inyong mga kasalanan at mga pagsalansang. Iniligtas tayo sa pamamagitan ng pagniligtas sa ating mga kaluluwang namatay sa mga pagsalansang at mga kasalanan. Hindi lamang niya binuhay ang ating mga kaluluwa, kundi bubuhayin rin niya ang ating mga katawan sa huli. Opo, kaya ang muling pagkabuhay ni Jesus ang katiyakan ng ating muling pagkabuhay. Ang pagkabuhay na muli nating mga Kristiyano. Ito po ay tiyak. Tingnan po natin sa 1 Corinto chapter 15. 1 Corinto chapter 15. Mula verse 16 hanggang 20. Babasahin ko po mula verse 16 hanggang sa verse 20. Babasahin ko. Sapagkat kung ang mga patay ay hindi muling binubuhay, si Kristo man ay hindi muling binuhay. Kung si Kristo ay hindi muling binuhay, ang inyong pananampalataya ay walang kabuluhan. Kayo'y nananatili pa rin sa inyong mga kasalanan. Kung gayon, ang mga namatay kay Kristo ay napahamak. Kung para sa buhay na ito lamang tayo umaasa kay Kristo, sa lahat ng mga tao ay tayo ang pinakakawawa. Subalit ngayon, si Kristo ay binuhay mula sa mga patay, na siya ang unang bunga ng mga namatay. Kung walang muling pagkabuhay ni Kristo, walang muling pagkabuhay ni Jesus, wala ring muling pagkabuhay ng mga patay. Kung walang muling pagkabuhay ng mga patay, si Kristo ay hindi nabuhay. Ang muling pagkabuhay ni Kristo, ang ating muling pagkabuhay, ito po'y konektado bilang isa. Sapagkat tayo ay pinagkaisa ng kamatayan ni Kristo, kaya ang kamatayan ng Panginoon ay aking kamatayan. Ang muling pagkabuhay ng Panginoon ay aking muling pagkabuhay. Iyon ay ang aking buhay. Hindi lamang ang kaluluwa ang muling nabuhay, kundi pati ang ating katawan ay bubuhayin din. Kaya nang panahong isinulat ang Biblia, maraming tao ang nagsabing walang muling pagkabuhay ng mga patay. Gayunpaman, mayroong mga taong hindi naniniwala sa nakamamanghang katotohanan na ito. Kaya buong diin niya itong sinabi, kung si Jesus ay hindi muling binuhay, ang ating pananampalataya ay walang kabuluhan. Kayo'y nananatili pa rin sa inyong mga kasalanan. Kung wala ang muling pagkabuhay, hindi natin malalaman kung ang ating mga kasalanan ay napatawad ba o hindi. Kung gayon, wala itong patunay. Gayun din, ang mga natutulog kay Kristo, ito yung mga namatay kay Kristo, sila ay napahamak. Walang hanggang kapahamakan. Tapos, sila ay tatayo sa harapan ng Diyos bilang mga bulaang saksi. Bakit po? Dahil nagpatotoo sila na si Jesus ay muling binuhay. Kung gayon, sila ay sinungaling. Subalit hindi po ganoon. Kung para sa buhay na ito lamang tayo umaasa kay Kristo, sa lahat ng mga tao ay tayo ang pinakakawawa. Mayroon pong pangako na kahit na ang katawan ay mamatay, ang kaluluwa ay hindi lamang tutungo sa harapan ng Diyos, kundi makakasama din ang Panginoon magpakailanman. At gayon din, ang katawan ay bubuhayin. Kaya, ang katawan ni Jesus ay muling binuhay. Ang kaluluwa lamang ba ni Jesus ang nagtungo sa harapan ng Panginoon? Hindi po. Ipinakita sa atin ni Jesus sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ng kanyang katawan na ang ating katawan ay muli rin pong bubuhayin. Kaya, sinasabing si Kristo ay binuhay mula sa mga patay, na siya ang unang bunga ng mga namatay. Kung para sa buhay na ito lamang tayo umaasa kay Kristo, sa lahat ng mga tao ay tayo ang pinakakawawa. Sapagkat tayo mga Kristiyano ay nananampalataya sa Panginoon, hindi na tayo magkakasala ng sinasadya, hindi na tayo maaaring mabuhay sa paraan na nais ng ating laman, at dahil sa ating pananampalataya, marami tayong pagdurusa, pag-uusig, at mga kahirapan. Subalit, kung ang mundong ito na ang lahat, sa lahat ng mga tao ay tayo ang pinakakawawa. Kaya mula sa kanila si Apostol Pablo po ang pinakakawawa.
Pagkatapos siyang manampalataya kay Jesus, ilang ulit na siya'y nakulong. Hindi mabilang na ulit siyang binugbog, ilang beses na muntik mamatay, halos mamatay at nakaligtas sa pambabato. Sapagkat nananampalataya tayo kay Jesus, kahit na hindi tayo nagdusa sa pag-uusig at nagdusa na gaya ng mga apostol, marami rin tayong mga pagdurusa. At kinokontrol tayo ng lahat ng mga bagay at sinisikap natin ang mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Bakit po? Bakit? Sapagkat sa mundong ito, ang lahat ng mga bagay ay madaling lumipas. Mayroon tayong buhay na walang hanggan at pag-asa sa kaharian ng Diyos. Ganito po, ang mundong ito ay dilipas kalaunan. Ito po ay maglalaho. Ang maiksing buhay natin sa lupa, ito po ay isang proseso lamang ng pagpasok sa walang hanggang mundo. Ang Kristiyano ba ay takot pa rin mamatay? Ang mga naligtas ba ay takot mamatay? Ang mga Kristiyano po ay hindi takot na mamatay. Tingnan po natin sa 1 Korinto, chapter 15, verse 51 hanggang 53. Basahin po natin. 1 Korinto 15, verse 51 hanggang 53. Makinig kayo, sasabihin ko sa inyo ang isang hiwaga. Hindi tayong lahat ay mamamatay, ngunit tayong lahat ay babaguhin. Sa isang saglit, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng trompeta. Sapagkat ang trompeta ay tutunog at ang mga patay ay mabubuhay na walang pagkasira at tayo'y babaguhin. Sapagkat kailangan na itong may pagkasira ay magbihis ng walang pagkasira. At itong may kamatayan ay magbihis ng walang kamatayan. Sa huling pagtunog ng trompeta, sa ikalawang pagdating ng Panginoon, ang trompeta ng Arkanghel ay maririnig. Ang mga patay ay mabubuhay ng walang pagkasira at tayo babaguhin sa isang saglit, sa isang kisap mata. Tayo po ay nabubuhay sa panahon na ang Panginoon ay napakalapit ng dumating. At ang magandang balitang ito ng kaharian ay ipahahayag sa buong daigdig bilang patotoo sa lahat ng mga bansa at pagkatapos ay darating ang wakas. Gayun din naman kayo, kapag nakita ninyo ang lahat ng mga bagay na ito, alam ninyong siya'y malapit na, nasa mga pintuan na. Ang tanda ng muling pagdating ng Panginoon ay tunay na nasa harapan na po nating lahat. Maaari siyang dumating ngayon, maaari siyang dumating bukas, at kung hindi siya dumating sa taong ito, ay maaari siyang dumating sa susunod na taon. Napakalapit na po. Maaari po tayong maghintay sa pagdating ng Panginoon araw-araw. At kapag dumating na ang Panginoon, ang mga namatay kay Kristo ay babangon muna. At pagkatapos nito ay ang mga nabubuhay pa ay biglang kukunin patungong langit kasama ng mga buling binuhay na mga banal. Biglaan po na ito ay mababago. At salubungin po natin ang Panginoon na dumarating sa kaluwalhatian sa pamamagitan ng ating binagong katawan tungo sa isang espiritual na katawan. At itong hamak na katawan tungo sa isang maluwalhating katawan na gaya ng sa Panginoon. Kaya nga, kung titingnan po natin sa ikalawang Timoteo, sa chapter 2, verse 11, tapat ang salita. Kung tayo'y namatay na kasama niya, mabubuhay rin tayong kasama niya. Hindi ba ito'y nakamamangha? Ngayon, dahil sa kamatayan ni Jesus, ang kapangyarihan ng kamatayan ay tapos na. Lulunukin niya ang kamatayan magpakailanman. Gaya po ng sinasabi, lulunukin niya ang kamatayan magpakailanman. Kaya para sa mga Kristiyano, ang kamatayan ay wala na sa atin. Lulunukin niya ang kamatayan magpakailanman. Kaya wala na po ang kamatayan sa mga Kristiyano. Kaya nga, sa 1 Korinto chapter 15, verse 55 hanggang 56, O kamatayan, nasaan ang iyong pagtatagumpay? O kamatayan, nasaan ang iyong tibo? Ang tibo ng kamatayan ay ang kasalanan at ang kapangyarihan ng kasalanan ay ang kautusan. Masasabi natin sa kamatayan, kamatayan, sino ka? Ang tibo ng kamatayan ay ang kasalanan. Pinatawad na ni Jesus ang lahat ng mga kasalanan doon sa krus magpakailanman. At ang kapangyarihan ng kasalanan ay ang kautusan. Pinatawad niya ang sumpa. Mama, maaari pa ba tayong sumpain ang kautusan? Maaari pa ba tayong takutin ng kamatayan?
ang Diyos po na nagbibigay sa atin ang pagkatagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Heso Kristo. Kaya noong nagpunta po ako ng Roma, pumunta po ako sa mga katakom na libingan sa ilalim ng lupa para itong walang katapusang yungib o kuweba. Noong panahon po ni Emperador Nero, inusig niya at pinatay ang maraming mga Kristiyano. Kaya sila'y nagtago at namuhay sa ilalim ng mga sa mga yungib po na ito. At sila'y tumira doon. Kapag ang mga Kristiyano ay inusig at pinatay, ang ibang mga kapatiran ay kinukuha ang kanilang katawan at inililibing ang mga ito sa loob ng katakumb. Pumunta po ako sa mga katakumb kung sa ng sandali lamang. At ako, ito po, napakakomplikado, nakakalito. Kung walang guide, walang sino man na makakalabas doon sa katakumb. Kaya nga, may isa pong hapon ang namatay noon dahil hindi niya nahanap yung daan palabas. Dahil ito ay gaya ng isang maze. Kaya't walang sino man ang madaling makakahanap ng exit. Kaya nga po ang gobyerno ay hinarangan ang lahat ng pasukan ng catacombs, maliban po sa ilang pasukan lamang. Doon po sa catacombs ay mayroong maraming mga libingan at ang mga brothers and sisters ay inililibing ang kanilang mga patay at mga kapatiran doon at isinulat po nila ang ganitong kataga. O kamatayan, nasaan ang iyong pagtatagumpay? Ang Diyos po ang nagbibigay sa atin ng pagtatagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Bagaman sila ay sinunog hanggang kamatayan, ipinako sa krus, pinatay sa pamamagitan ng leon, subalit hindi sila natakot maging sa harapan ng kamatayan. Bakit? Sapagkat naniniwala sila na pagkatapos itong maiksing oras ng pasakit ay mayroong buhay na walang hanggan at kaluwalhatian pagkatapos ng kamatayan. Kaya nga, hindi rin tayo natatakot sa kamatayan. Hebreo 2.15, at mapalaya silang lahat na dahil sa takot sa kamatayan sa buong buhay nila ay nasa ilalim ng pagkaalipin. Kamatayan, ito po'y kaaway natin. At si Satanas na siyang may kapangyarihan sa kamatayan ay kaaway natin. Si Satanas na siyang may kapangyarihan sa kamatayan ay ganap na ginapi, tinalo ng muling pagkabuhay ng Panginoon. Kaya ang kamatayan ay hindi nakakatakot. Malungkot po ba kayo na mamatay? Natatakot po ba kayong mamatay? Huwag po. Sa katunayan ng kamatayan ng mga Kristiyano ay kamanghamanghang biyaya. Bakit po? Dahil ang pagdurusa sa mundong ito ay matatapos. Halimbawa, kung kayo nakatira sa isang hamak na bahay, walang pagkain, maraming pagdurusa, subalit may isang tao ang nagbigay sa inyo ng isang magandang bahay at pagkain na at ng mga bagay na kailangan ninyo. Kung gayon, ang pag-alis ba doon sa lumang bahay at pagpunta sa bagong bahay ay isang sumpa? Siyempre po ito'y pagpapala. Kaya mga kapatid, hindi natin maikukumpara ang pagpunta sa langit. Kung kahit naisipin natin yung halimbawa na ito, hindi po natin mai-imagine. Kapag pumasok na tayo sa langit, iiwan natin ang lahat ng pagdurusa at sumpa. Tayo ay tatanggap ng buhay na walang hanggan sa Diyos at ng maluwalhating makalangit na pag-asa at kapayapaan. Kaya gaano po kasi ang bagay kapag kaganito? Ibig sabihin ito na ang kamatayan ng Kristiyano ay biyaya, pagpapala. Ay, papasok sa walang hanggang kapayapaan. Ang lahat ng pagdurusa ay matatapos. Subalit takot pa rin ba kayo sa kamatayan? Huwag na po. Ang mga natatakot na matay ay mamumuhay ng may kaduwagan. Kaya ang mga Kristiyano ay hindi nabubuhay sa kaduwagan. Sa Hebreo 11.35, ang iba'y pinahirapan at tumangging tumanggap ng paglaya upang makamit nila ang higit na mabuting pagkabuhay na muli. At sinasabi ng Biblia na may kagalakan, sila'y pinagbabato hanggang mamatay. Sila po'y nagalak pa rin, nilagari at tumanggap ng maraming uri ng pag-uusig. Kaya nga, dapat tayong mamuhay na may katapangan na nagnanais sa ikalawang pagdating ng Panginoon. Sa Panginoon na tumubos sa ating mga kasalanan. Sa Panginoon na nagligtas sa buhay natin. Siya ay kasama natin at magdadala sa atin tungo sa walang hanggang kaharian ng Diyos. Kaya, siya po ang hangarin natin. Bagaman ang ating katawan ay mamatay balang araw, ito'y muling bubuhayin. At kung tayo nabubuhay pa, kapag ang Panginoon ay dumating, tayo ay babaguhin at tayo kukunin ng Diyos. Kaya nga, tinan po natin sa 1 Corinto chapter 15, verse 58. Basahin po natin ng sabay, 58. Verse 58, basahin natin ng sabay. Kaya, mga kapatid kong minamahal, kayo'y maging matatag, hindi nakikilos, na laging sagana sa gawa ng Panginoon. Yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. Kaya nga mga kapatid, kung minamahal,
kayo'y maging matatag, hindi nakikilos, na laging sagana sa gawa ng Panginoon. Yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. Hindi po walang kabuluhan ang ating mga gawa sa Panginoon. Sa katunayan ay wala na akong anumang pinanghihinayangan sa mundong ito. Kayo ba mayroon pa? Ayoko nang mabuhay pa dito kapag tinitingnan ko ang mundo. Ako'y talagang umaasa na pumunta na sa Panginoon sa lalong madaling panahon. Pero bakit pa ba tayo nabubuhay sa mundo? Dahil meron pa tayong bagay na dapat gawin. Sundin ang salita ng Diyos. Ipangaral ang Ebanghelyo. Ibigin ang kapatiran. Gawin ang mabubuting gawa ng Diyos sa pamamagitan ng paglalaan ng oras, material na bagay at lahat ng aking pagsisikap habang binibigyan pa ako ng lakas ng Panginoon. At kapag tayo ay nagtungo na sa Panginoon, umaasa po tayo na pupurihin tayo ng Diyos na gaya ng isang mabuti at tapat na mga alipin. At gayon din, ito ang higit na ninanais na tumayo tayo sa harap ng kaluwalhatian ng Panginoon nang walang anumang dapat ikahiya. Tama po ba? Kaya nga, kayo'y maging matatag, hindi nakikilos na laging sagana sa gawa ng Panginoon. Yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. Lahat ng mga bagay sa mundo ay walang kabuluhan. Subalit tayo ay mga taong gumagawa ng mga gawain na hindi walang kabuluhan. Kaya bagaman tayo ay nabubuhay sa mundong ito na walang kabuluhan, gawin natin ang gawain ng Panginoon. Ang Panginoon ay binigyan tayo ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng pagtubos sa ating kasalanan at muling pagkabuhay. At kapag ang Panginoon ay muling dumating, muling bubuhayin at babaguhin ang ating katawan tungo sa maluwalhating katawan. May pananabik sa Panginoon, umaasa po ako na mamumuhay kayo ng masigasig hanggang sa huling sandali. Manalangin na po tayo. Mahabagin naming Aman Diyos. Nagpapasalamat po kami sa iyo, Panginoon, dahil sa iyong dakilang biyaya ng pagpapatawad sa aming mga kasalanan magpakailanman. Sa pamamagitan ng iyong dugong dumanak doon sa krus at sa pagwasak sa kapangyarihan ng kamatayan at binigyan mo po kami ng buhay na walang hanggan at ang isang maluwalhating pag-asa na makapasok sa iyong kaharian. Kaya o Diyos, sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesus, ngayon na ang bagong buhay ng muling binuhay ni si Jesus ay nasa amin, pakiusap, baguhin mo po ang aming mga puso at buhay araw-araw at pamunuan at gabayan mo po kami upang kami ay makapamuhay para sa kalooban at kaluwalhatian mo sa panibagong buhay na ito. Idinadalangin namin ito sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen.